Ngayon po ay Martes sa ikatlong linggo ng ating 40 araw na paghahanda. At isa sa mga gawain kapag Kwaresma, ang paghingi ng tawad, ang pangungumpisal. Pero napakaganda ng mabuting balita na ibinibigay sa atin ngayon. Tuwiran na sinasabi sa atin, kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin. O sa isang mas magandang paglalagay nito, kung pinatawad ka at nakatanggap ka ng pagpapatawad mula sa Diyos, abay dapat ka ring magpatawad. Yung kwento na ibinibigay sa atin, napakaganda. Meron siyang utang na 5 milyon, 10 milyon sa hari, pero siya'y nagmakaawa. Ang sabi doon, pinatawad, inalis na ang kanyang utang. Tapos pagkaalis niya doon sa harap ng hari, nakasalubong niya ang kapwa niya, may 500 utang, hindi niya pinatawad. Kaya nagalit ang hari at siya ipinabilanggo. Minsan mga minamahal, napakaganda ng ating relasyon sa Diyos. Patawad Panginoon, hindi na po ako uulit. Tapos pagka humarap na tayo sa ating kapwa, ay parabagang napakayabang natin. Yung kaunting tayo ay nasabihan, yung kaunting nagkasala sa atin, hinding-hindi natin mapatawad. Hindi ko po alam ano, pero magandang paanyaya sa atin ang araw na ito. Baka kayo merong mga kapatid, baka kayo merong mga kaibigan o kakilala na matagal nyo nang hindi nakakausap dahil ayaw ninyong patawarin. Baka yung inyong kapatid dahil kayo naghati na ng lupang pamana, para kapirasong lupa naman, napalipat ng 1 dangkal ang muhon, ay pinag-aawayan ninyo. O baka kayo merong mga kaibigan na hindi nyo man nga lang nakausap, ibinalita lamang sa iyo, ikaw ay ipinamamalita niyang iyong kumari na iyan, hindi mo na kinausap. O meron kang minamahal, mahal mo naman, ay dahil minakarating sa iyong balitang ikipinagtataksilan yan, hindi mo na kinausap at humihingi sa iyo ng tawad, ayaw mong patawarin. Tapos bigla kayong lalapit sa Diyos, magdadasal, Panginoon, patawad po. Walang kwenta at walang saysay ang paghingi natin ng tawad sa Diyos kung yung ating kapwa hindi natin mapatawad. Dahil bawat pagdulog natin sa Diyos, pinapatawad tayo ng Panginoon. Biruin ninyong kayo ay may kasalanan o wala, ang araw ay sumikat sa atin lahat kanina. Hindi namimili ang Diyos. Hindi niya pwedeng sabihin, ikay makasalanan, hindi ka nasisikatan ng araw. Walang ganoon. Dahil ang pagpapatawad ng Diyos, doon pa lamang sa salitang pagpapatawad, ay mayroong awa. At ang tunay na pagpapatawad, may awa. Ang pagpapatawad na walang awa, huwad, duwag, hindi tunay. Kaya dapat lahat ng pagpapatawad may awa. At ang awa, ibig sabihin niyan habag, ibig sabihin niyan pagmamahal. Hindi niya pwedeng sabihin, sige kumare, pinapatawad na kita, okay na tayo. Huwag ka na lamang mumunang pupunta sa amin ha. Oy best friend, okay na tayo ha. Okay na, kalimutan mo na yung nangyari, pero huwag na muna tayo magkita. Anong klaseng pagpapatawad iyon? Oo, naunawaan na kita, okay na tayo. Pero ano, tigilan muna natin. Walang klaseng pagpapatawad at walang saysay na pagpapatawad. Huwad, walang laman. Duwag, napakataas, mayabang na pagpapatawad. At hindi ganoon ang pagpapatawad ng Diyos. Ilang beses na tayong lumapit sa Diyos sa paulit-ulit nating kasalanan. At paulit-ulit niya rin tayong pinatatawad. Eh yung ating kapwa, minsang nagkasala sa atin, hinding-hindi natin makalimutan. Nakikita pa lamang natin nag-iinit ng ating dugo na parabagang ang liit-liit ng bahay ninyo
ay talaga pag nagkakasalubong kayo, ay parang walang ano, hindi ka kilala. Mga minamahal, paalaala sa atin ang pagbasa ngayon at ng panahon ng Kwaresma, panahon ng pagpapatawad. Pero pagpapatawad na dapat may awa. Pagpapatawad na lumilimot. Hindi iyong pinatawad mo, pag muling nagkasala, ibabalik muli ang mga dating kasalanan. Kung ganoon ang Diyos, sino ang karapat-dapat sa atin para sa Kanya? Sabi ni Pedro, Panginoon, ilang beses kong patatawarin ang aking kapwang paulit-ulit na nagkakasala sa akin. Ang sabi ni Jesus, hindi pito, kundi 70 pa nito. At pag pinag-usapan sa Biblia ang pito, 70 ibig sabihin walang hanggan. Baka kayo magbilang 70 times 7, 490. O 488 na kitang napatawad, dalawa na lamang. Pag hindi pa rin, tsa bahala ka na. Walang ganoon sa Diyos. Walang hanggan ang pagpapatawad. Pero ang mahalaga, dapat humihingi ng tawad. Paulit-ulit man tayong magkasala, paulit-ulit din tayong humingi ng tawad. Dahil hindi ibinibigay ang kapatawaran sa mga taong hindi humihingi nito. Hindi kailanman makakamta ng sino man ang tawad kung hindi mo ito hihingin. Ganoon din sa Diyos. Siya'y magpapatawad, pero dapat tayong humingi nito sa Kanya. Ang panahon ng Kwaresma, panahon ng pagbabalik loob, panahon ng paghingi ng tawad. At yun ang ating hihilingin sa Kanya sa pagdiriwang na ito. Si Jesus, natatanggapin natin sa komunyon, lagi siyang handang magpatawad. Ano man ang mangyari, ano man ang kasalanan, paulit-ulit man ang kasalanan. Minsan ang iba nahihingiya, naku, ako na may paulit-ulit ng parehas lang ang kasalanan. Minsan nga paglapit ko kay Father, Father, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Yun din pong dati kong ikinumpisal. Walang masama. Ang mahalaga, paulit-ulit din dapat tayong humingi nito. At sasabihin natin kay Jesus mamaya sa komunyon, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbabang puso upang ang aking pagpapatawad hindi maging huwad, hindi maging duwag, bagkus pagpapatawad na mapuno ng iyong awa.